Dahil papalapit na ang Kapaskuhan, pinag-iingat ng kapulisan ng publiko sa posibleng paglipana ng mga kawatan. Narito ang balitang ating tinutukan. Buhay na ang downtown area sa Iloilo City dahil sa mga namimili ng mga regalo bunsod ng papalapit na Pasko. Dahil marami na ang mga namimili at lumalabas na mga tao dahil sa pinaluwag na quarantine restrictions, sinisiguro naman ni Rosalinda na nag-iingat siya lalo na kapag may dalang malaking pera sa tuwing pumupunta sa mga shopping mall. Tiandam ka lang kag-sipti mo kid ang imong dalabala na. Akong kung bakal ko din kung may plastic na, ginaigot ko pagid na para hindi bala makuha aw. Kamakailan lang, ilang insidente ng pagnanakaw ang naitala ng pulisya. Arestado ang 50 anyos na si Salvador Vergavera matapos itong maaktuhan na nagnanakaw ng 6 na kahon ng Christmas lights at extension cord socket sa isang establishmento sa lungsod. Arestado rin ang 42 anyos na si Jade Roldan sa pagnanakaw ng iba't ibang gamot na nagkakahalaga ng mahigit 22,000 pesos. Paalala ng pulisya, magdoble ingat lalo na kapag nasa pampublikong lugar. Pinaalalahanan rin ang mga may-ari ng mga establishmento na maging alerto para hindi mabiktima ng mga kawatan. In case kami mga monitor sila nga suspicious persons nagatinambay dira kag reportedly or accordingly mga kawatan or familiar nga mga itsura sang nagapang biktima dira sa area, so gini-encourage naton nga mag-report gid. Mas pinaigting din ng Cebu City Police ang kanilang monitoring sa mga magnanakaw sa ilalim ng Target Hardening Program. Ayon sa Cebu City Police Office, may posibilidad na dumami ang kawatan sa lungsod lalo na't maluwag na ang quarantine at travel restrictions. Kabilang sa kanilang mga binabantayan ang mga grupo gaya ng Salisi, Tiyempo, Budol-Budol at iba pa na ang modus ay mga biktima sa publiko. Nagpatawag na ng pulong ang Cebu City Police Office sa lahat ng hepe ng police substation sa lungsod. Budol ug Salisi mo na usual mga bot, take advantage, dagang kay tao, makaligtaan ilang gamit, wana, makatalikod lang ka, kuha ng imuhang gamit. Sa ngayon, wala pa namo-monitor ang otoridad na may nakapasok na grupo galing sa ibang lugar, kaya mas nakatutok sila ngayon sa mga grupo na may mga nauna ng mga kaso. Ako si Zen Kilantang para sa GMA Regional TV.